Good day mga kabro! Ayan, so meron po tayong customer ngayon from Baras Baras, Tarlac City. Ayan, ito po yung kanyang TMX155. At maririnig po natin na maingay na. Maingay na rin yung under niya, yung makina. At kumakatas na rin ng langis dito sa may bandang Kampaluor pin. Ayan. So ang problema nito mga kabro ay maingay yung kanyang third gear. Kapag primera, segunda, smooth. At pag nag third gear ay maingay na mga bro. Kaya papalitan natin yon. Tapos nandito tayo sa gilid ng kalsada. Yan. Dahil kapag unang arangkada natin sa primera ay maririnig natin yung ngaw-ngaw. Wow! Sabi niya kapag arangkada na ka ng primera. Kaya ang papalitan natin doon ay yung kanyang timing gear. Isa pa yun sa papalitan natin dito. Okay, pakita namin sa iyo mamaya pag nabaklas natin tong makina. Okay, nabaklas na po namin mga bro yung makina ni boss. Ayan. Okay, maulan na umaga sa inyong lahat. You know, maulan. Araw ng Huwebes. Ito po yung motor ni boss. At medyo maitim yung kanyang loob. Maputi sa labas, maitim yung loob niya. Okay. Ayan po. Ready ka na bang magpaputi, Brad? Ang tanong, Brad. Kung ready na ba talaga ako? Ready ka na ba talaga? Ang tanong. Oh, brother Lito, huli ka na. Nasaan ka na ba? Okay. So, ang issue ng motor ni boss, ayan, isa-isahin natin yung issue niya. Pinaka main issue ng motor niya, yung sinasabi niya ay yung third gear. Kapag nag-tersera siya, maugong, magaspang yung takbo. Pero kapag primera, segunda, smooth. Pag nag-tersera siya, ayun na, maingay na, maugong na. Tapos pag naka-fourth gear na siya, naka-kwarta na, wala naman yung maingay. So ito yung issue ng motor niya. Yan. Oh, ayun, mag-focus ka naman, Brad. Ay, mag-focus ng cellphone natin, nagpapapalit na yata. Ang problema, wala pa tayong pampapalit, mga kabro. Yan o. Third gear. Yun. Ito yung third gear niya mga bro. Lahat ng ngipin niya may kanal na. May rib-rib na. Kumbaga sa Ilocano, rib-rib. At yung ngipin na rib-rib. Madi nga makinis. Oh. Kaya papalitan natin itong third gear pati yung partner niya. Ito. Kasi mag-asawa yan, hindi ka pwedeng magpalit ng isa lang. Dapat mag-asawa. Yan. Third gear sa may countershaft, tsaka third gear sa may main shaft. At isa pa mga kabro, papalitan din natin yung timing gear. Dahil kanina kapag arangkada tayo, pinarinig ko sa inyo. May maririnig kayong parang, wew, sabi niya, bago marangkada. Ito, timing gear. Papalitan natin tong timing gear. Pati ito. Set. Timing gear set. Tapos, Kampaluor. Gasgas, yung Kampaluor, yung lagitik. Tapos, pushrod, mga kabro. Wala na ba tayong nakalimutan? Lining, tsaka damper. Ito pa. Ito yung clutch lining niya. Makikita nyo, sunog na sunog na. Tapos, yung clutch damper, ayun o. Oh. Ang itim, mga kabro. Damper. So bali pang third owner na daw si boss sa motor na to. Ayun, makalampag na tong damper. Okay, kapag makalampag yung damper, pag pinipisil niyo yung clutch habang umaandar, tahimik. Pero kapag binibitawan niyo na, medyo mararamdaman niyo at maririnig niyo may makalampag sa bandang clutch side. Ito 'yon, clutch damper, dapat palitan. Yan, shoutout kay boss. Anong analagan mo, boss? Jimmer. Jimmer. Ayan, si Boss Jimmer from Baras Baras, Tarlac City. Yan. Shoutout kay Boss Jimmer. Yan. Pang third owner na siya dito. Okay? So, maghanap tayo ng pyesa. Tapos, habang iniintay natin si Brother Lito, ay lilinisan na nila to. Brad, bilhin na lang kerosene. Yan. Tapos, kerosene, panghugas para pumuti naman yung makina ni Boss. Yan. A few moments later. Okay, mga kabro, nabaklas na po natin. At itong kanyang transmission, yung kanyang third gear ay papalitan na natin dahil nakabili na tayo ng third gear na pang TMX 155. Original tong nabili natin mga kabro.
Yan, dalawa yan mga bro. Ang bilang ng ngipin nito ay 22. Yung isa 22 at yung isa 28. Yan. 28 yung malaki, yung mas maliit 22. Okay. So bago natin ikabit to mga bro, tanggalin muna natin yung mga gear. Tanggalin natin yung sa main shaft ito, yung malala ang tama, parang kay kagawad. Okay, tanggalin muna natin to, tong nasa ibabaw niya. Tanggalin lang natin tong circlip. Yeah. Tanggalin lang yung circlip. Yan. Tapos itulak natin yung gear. Yun, tanggal na. Tandaan nyo lang yung mga beginners. Tandaan nyo yung posisyon ng gear na tatanggalin nyo. Yan. Okay, ganyan ang posisyon yan. Yan. Tanggalin natin. Tapos may isa pang circlip sa ilalim bago natin matanggal yung third gear. Yung third gear na papalitan natin. Isa pang circlip. Okay, ibuka lang natin. Okay, tanggalin na natin to mga bro. Yan. Okay, so tatanggalin pa natin dahil may kanal doon. Sumabit ulit yung circlip. Yan. Circlip mga kabro. Tapos may spline washer siya dyan sa ibabaw. Okay. So yan po. Gear, yung tercera. Tapos spline washer. Tapos yung circlip sa ibabaw. Okay, tanggalin na natin to. Papalit na natin yung bago. Ito na yung bago mga kabro. Yun. Okay, ito na siya mga kabro. Makinis. Makinis ang sidings. Hindi kagaya nito mga kabro. Marami ng rib-rib. Yan. Okay mga kabro, salpak na natin. Lagyan na natin sa main shop. Yung pantay, yung flat, bandang ilalim mga kabro ha. Huwag nyong pipistong ganyan, baliktad na yon. Dapat ganyan. Okay. Tapos pagkatapos nating ilagay yung gear, ay ilagay na natin itong spline washer. Yan, spline washer muna. Tapos isunod natin yung circlip. Yan, circlip. Mga bro. Yun. Okay na. Dapat free will yan mga kabro. Dapat hindi mahigpit. Goods. Tapos isunod na natin yung tinanggal natin gear dito. Tanda nyo lang yung position yan. Ganyan yan o. Yan. Bago natin ilagay yung circlip, lagay muna natin tong gear na to. Okay. Tapos circlip. Yan. So yan na, okay na, nailagay na natin yung third gear na isa, yung 22T. Yan, goods. Tapos isunod natin yung tercera. Yung tercera, wala na kayong tatanggalin na kwan dito, circlip. Diretso salpak na lang dito sa counter shaft axle. Tapos ito na yung tercera, yung 28T. Yan. Habang si Kagawad ay nakikipag-usap kay Brother Lito Velasco. Yan. Usan na natin yung isa. Yan. Original mga kabro, mamahalin. Yan. Ito, diretso salpak na lang yan dito. Sa counter shop axle. Yan. Okay. Ito yung bago at yung luma. Nandito, ito yan o. Yan, ito yung luma, ito yung bago. Okay, salpak na natin. Ganyan naman ang kabit niya, ang tercera. Yan. Tapos, lagay na natin yung washer dito. Okay, dito na tayo. Buuin na natin yung transmission mga kabro. Dalawang washer, magkamuka. Yan, kahit kanino dyan ang ilagay nyo, kahit saan dyan. Dito. Tapos, isang bushing. Dalawa yung bushing nito.
sa counter shop, dalawa yan, piliin nyo yung mas manipis. Ito yan, oh, mas manipis. Tapos, lagay natin yung primera. Tapos, yung washer ulit, yung kamukha nung nasa ilalim. Ito, lagay natin sa ibabaw. Tapos, yung bushing na mas makapal. Yan, sa ibabaw. Tapos, yung starter gear or idle gear. Yan, papakinggan nyo pag sinalpak nyo, parang may sumasayad. Ayan, parang sumasayad mga kabro, babaliktarin nyo lang to para kwan, hindi maingay pag gumandar. Yan. Yan, goods na, tapos washer na malapad. Yan, malaki na malapad, dito yan sa ibabaw. Okay, tapos yung segunda. Yan, ito yung segunda, yung flat, bandang ilalim. Yan, bandang ilalim yung flat. Okay. Tapos, makapal na washer. Yan, makapal na washer sa ibabaw niyan. Tapos, isa pang washer. Yan. Magkakamukha ito mga bro. Yung sa main shop, mas manipis. Tapos, yung sa counter shop, mas makapal ng konti. Pero, same lang sila ng bilog. Same lang sila ng luwang ng butas. Yung mas makapal, ilagay natin dito. Okay. Tapos na. Ayun na yung tercera, nailagay na natin. Dito naman tayo sa main shop. Lagay natin yung washer na sinasabi kong mas manipis na same lang sila ng bilog. Dito yan. Yan. Dito yan mga kabro. Tapos yung idle gear. Idle gear yung salpakan ng clutch housing. Yan. Tapos dito naman, lagay natin yung spline washer. Spline washer mga kabro. Tapos segunda. Segunda, yan po yung itsura ng segunda mga kabro. Yan. Tapos washer ulit na makapal. Ito. Tapos washer na medyo malapad. Yan. Okay, tapos na tayo dito sa transmission. Ayan, nailagay na natin yung tercera. Ito, yung maputi-puti na yan, dalawa. Tercera, yan ang pinalitan natin dito. At isunod natin dito sa kickshaft. Yung kickshaft niya mga bro, ito. May washer dito, lalagay nyo, manipis. Parang yung nasa main shop. Yan, manipis na washer. Yan, tapos yung kick starter gear. Yan, yung washer na nilagay natin, ito yung bahay niya. Yan, lagay na natin. Tapos yung malapad na washer para dito. Yan. Titignan nyo yung washer natin, hindi nakasayad sa gear. Ayun o. Pag pinaikot nyo, hindi sumasayad yung gilid ng washer sa may ibabaw ng gear. Ganyan po yung kabit nyan. Tapos, spring kick. Spring kick. Tapos yung lock. Tapos yung bushing nya. Ito. Paikot nyo lang. Yan. Yan ang mga pesto ng mga gear na to at sa may kickshaft. Tapos dito sa ibabaw nito, may washer din yan. Ito. Okay. Ayan, tapos na mga kabro. Asimbulin na natin to. At ipapakita na lang namin sa inyo mamaya pag nabuo na natin tong makina ni boss. Bali, papalitan din natin yung timing gear, cam follower at push rod. Yan. Papalitan natin tong timing gear, yung partner, mag-asawa, tapos cam follower at push rod. Okay. Pakita na lang namin sa inyo mamaya at kakain muna tayo mga kabro. Ayos kagawad. Shoutout kay boss. Yan. Okay. One eternity later. So nabuo na natin mga kabro yung makina. Ayan na po. Good morning. Good morning. Good morning. Ay, good morning. Good morning. Ni Brother Lito Velasco, ginagaya niya yung vlogger sa Pampanga, si anong pangalan nun? Romeo. Si Bossing Romeo Katakutan, shoutout po sa inyo. Pupunta pa tayo dun bro. Ayan, so pag-isipan muna natin. Okay, nagpalit po tayo ng third gear. Nakita nyo naman, 4,300 pesos original na third gear. Ayun po yung box. Ayun. Oh, ayun, dalawa. Shoutout kay boss at kay kagawad. Sino kayo mas pogi ni boss kagawad? Sige na, sakay na lang. Ayos na lang. Sige nga ron, panalo na siya. Wala na, panalo na siya. Lusaw na talaga ako kanya. Lusaw na lusaw ka na. Sige.
So ayan, tunghayan natin yung andar nito mamaya dahil yung andar nito kanina magaspang malagitik, tapos pag aarangkada ka maririnig mo na yung ngaw-ngaw niya. Wow, sabi niya. Okay, so mamaya pandarin na natin pagkatapos tong ilagay lahat ng mga dapat ikabit. Ayan. At kung gusto niyo naman na matuto kung paano mag-assemble ng makina ng 155 lalong-lalo na sa transmission, marami tayong video yan. Hanapin nyo lang yun sa mga videos natin sa Facebook or sa YouTube channel natin. Marami tayong tutorial sa pagbuo ng transmission at pagsalpak ng makina. Okay, pandarin natin mamaya. Boss, okay lang ba? Okay, tapos na at papandarin na po mga bro. At yung ulan ay napakalakas na oh. Nabutan na si Boss. Habang papalapit ng papalapit matapos yung motor ni Boss, doon naman lumakas ang ulan. Kagawad. Anong mukha niya, kagawad? Wapo. Ayan, tapos na mga kabro. Ayan. Sabali, nirod test na ni boss ito kanina. At pinatakbo niya kanina. Okay na boss, ayusan. Ayusan. At goods na yung tercera, napalitan na natin mga kabro. Ha? Ay. Okay, patitilain lang ng konti mga bro yung ulan dahil napakalakas at maliligo si boss kapag umuwi siya ng ganyan kalakas yung ulan. Yan. Bro, pandarin mo ulit tapos cambio mo primera. Yung parang patatakbuhin mo, papakinggan natin yung kanya. Okay. Yung parang kaninang unang video natin, ayan, titestingin ni brother Lito. Primera tapos abante siya ng konti. Lakasan mo ah, para. Lakasan mo. Okay na mga kabro. Huh? Maraming salamat kay boss. Maraming salamat sa pang-Milo na binigay mo. Ay, si kagawad oh. Oh. Bilib ako kay boss. Ha? Bilib ka sa kanya. Ayos. Okay. So, tatapusin na po natin yung video natin. Palit tercera. Ayan, pinakita ko sa inyo kung paano magpalit ng tercera sa transmission. Third gear. Magpaalam ka na kagawad. Video, palalagi ko pa yung matanood. Ano pa? Kapit ako na po ngayon pala pangalan ko ngayon. Vlogger na ngayon. Ah. Vlogger. Vlogger ng pangalan mo? Oo. Hindi na kagawad. Sige, sabi ko tayo na tayo. Okay. Bagi dito. Kasi baldok. Paalam na ka. Paalam na nga. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow.